Kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John DTV. At ngayong araw na ito ay kakaibang istorya ang inyong masasaksihan. Isang maikling istorya na magtuturo sa atin ng napakaraming aral na sigurado akong magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kwento na tumatalakay sa tiwala mo sa taong minamahal mo. Ano nga ba ito? Kaya marapat ka ng tumutok at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Masayang nag-aayos ng kanilang gamit ang bagong kasal na sina Joseph at Alexandra sa kanilang bagong bili na bahay sa isang subdivision. Malayo ito sa napakaraming tao at mababait daw ang mga taong nakatira sa village na ito. Kaya naman handa na silang bumuo ng masayang pamilya sa bagong bahay na kanilang titirhan at pag-aalayan ng kanilang natitirang buhay na magkasama. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ang trahedyang mangyayari. Tulad ng mga tipikal na mag-asawa, habang hindi pa nagdadalang tao, si Alexandra masayang pumapasok sa kanilang kanya-kanyang mga trabaho ang dalawa. Sabay na pumapasok, sabay din na uuwi. Hintayan at sunduan ang kanilang araw-araw na ginagawa. Ngunit dahil tipikal nga, hindi naman maiwasan ng dalawa na mag-away lalo na't hindi maitatangging ubod ng ganda si Alexandra. Balingkinita ng katawan nito, makinis at maputi, at may mukha na talaga namang napakaamo at kaakit-akit. Kung kaya naman hindi maiwasan na magkaroon ng mga lalaking umaaligid palagi sa kanyang misis na palaging nagiging rason ng kanilang pag-aaway. Eh bakit hindi ka sumabay sa akin pag uwi? Ano, para akitin mo ang boss mo sa opisina nyo, ha? Sigaw ni Joseph sa kanyang misis na umiiyak ng mga sandaling iyon. Malalim na kasi ang gabi nang umuwi ito sa kanilang bahay dahil sa kanyang mga tinatapos sa opisina. Subalit, imbes na maunawaan siya ng kanyang mister, sobrang galit nito dahil sa kanyang selos. Matagal na kasing nagpapahayag ng kagustuhan kay Alexandra ang kanyang boss, kaya naman ganito na lamang ang galit ni Joseph. Natapos ang kanilang pag-aaway sa isang kondisyon na hindi na magtatrabaho pa si Alexandra. Kinaumagahan, agad na inasikaso ni Alexandra ang mga dapat na gawin. Mga papeles na kailangan niyang ipasa, mga trabahong ipapasa at ang kanyang pamamaalam sa mga kaopisina na nagsilbing pamilya na rin niya. Naisip niya na doon din naman hahantong kung sakaling magkakaroon na sila ng supling ni Joseph. Hindi na siya umangal pa at sinunod na lamang ang gusto ng kanyang mister. Kahit papaano nga naman ay maiiwasan na rin nila ang away dahil sa selos. Pagkalipas ng isang buwan na nasa bahay lamang si Alexandra, malungkot siya dahil hindi naman talaga siya sanay na nakatambay lang sa bahay at wala halos magawa. Habang ang mga kaibigan niya ay abala sa kani-kanilang mga pamilya trabaho, siya naman naghihintay lamang na maggabi para sa pag-uwi ng kanyang mister. Bagot na siya sa ganitong buhay. Isang umaga nakakita si Alexandra ng mga garden na magaganda sa internet. Dito siya nagsimulang magkaroon ng interes na gumawa ng maliit na garden sa kanilang harapan. Para rin naman ay may ginagawa siya sa araw-araw na naroon siya. Sabik siyang ibinalita iyon kay Joseph ng gabing iyon na hindi naman kinontra nito. Hanggat nasa bahay lamang siya, para kay Joseph ay ayos lamang. Lumipas ang dalawang buwan at nagsimula ng lumabas-labas si Alexandra upang magtingin ng mga kakailanganin niya sa paghahalaman. Dito na rin siya nagsimulang magkaroon ng mga kakilala sa kapitbahay na talaga namang mababait. Tuwing umaga, nagtitipon-tipon sila upang magkwentuhan. Minsan, sumasayaw bilang ehersisyo at kung minsan ay nagtatanghalian sa bahay-bahay ng bawat isa. Tuwing gabi, masayang nagkukwento ng mga pangyayari si Alexandra kay Joseph
na ang lagi namang katapat ay kanyang laptop o cellphone. Wala siyang angal anuman ang sabihin ni Alexandra basta't wala itong nakakasamang lalaki o hindi ito lumalabas sa kanilang subdivision. Minsan nga lang ay pinapaalalahanan niya si Alexandra na huwag masyadong makikipagkaibigan sa mga nanay na iba dahil baka lukuhin lamang siya ng mga yun. Subalit alam naman ni Alexandra na hindi iyon kailanman mangyayari. Ngayon lamang siya nakaramdam na parang ang dami niyang mga kaibigan at araw-araw ay interesado siya sa mga mangyayari sa buong araw. Isang umaga, habang nagkukwentuhan at nag-e-ehersisyo ang mga nanay kasama si Alexandra, dumaan ang isang lalaking matipuno at ubod ng gwapo na si JV. Lumapit ito sa kanila at masayang nakipagkaibigan. Gumaan naman kaagad ang kanilang loob sa lalaking yun. Nagnenegosyo lamang kasi yun kung kaya't lagi nila itong nakakasama. Nang mag-usap ang dalawa, pareho nilang interes ang paghahalaman. Kung kaya't isang araw na pagpasya nila na sabay na magtingin ng mga halaman at paso sa karatig bayan na kilala sa pagbebenta ng mga matitibay na paso. Buong araw bagamat pagod man, ngunit marami-rami ang nabili ni Alexandra at hindi na siya makapag-antay na ilatag iyon sa kanilang garden. Hindi kasi siya makabili ng mga iyon dahil palaging dalan Joseph ang kanilang sasakyan. Gabi na nang marating ni Alexandra ang kanilang bahay. Nagtatawanan pa sila ni JV dahil sa buong nangyari sa araw nila habang ibinababa ang mga pinamili ni Alexandra. Pagkabukas niya ng pinto, madilim pa at kagad niyang binuksan ng ilaw. Nang magkaroon na ng liwanag, nagulat siya nang makita si Joseph na nanlilisik ang mga mata nito na nakatayo sa may sulok. Nakaramdam si Alexandra ng matinding takot ng mga oras na yon. Wala. Wala yun. Kapitbahay yun. Bumili lang kami ng mga paso. Utal-utal na bigkas ni Alexandra habang palapit ng palapit sa kanya si Joseph. Walang ano't ano ay biglang binuhusan ni Joseph si Alexandra ng asido na nagbunga ng pagkalapnos ng makinis na balat ni Alexandra sa kanyang kaliwang braso. Sa sobrang hapdi at sakit, napaiyak na lamang si Alexandra at isang malakas na sigaw na lamang ang kanyang nagawa dahil wala na siyang lakas para gawin yun ng paulit-ulit at ilang sandali na lamang ay nawala na ng malay ang babae. Dumaan ng ilang araw, ilang linggo at isang buwan. Nagtataka na ang buong village kung nasaan na ang masiyahing si Alexandra. Kahit na anong katok nila sa bahay ay si Joseph na lang ang palaging sumasagot. Sa tuwing aalis iyon ay nakasarado ang buong bahay. Kahit na mga bisita ay hindi na nila nakikita na pumapasok sa loob. Isang hapon, balisa na umalis ng bahay si Joseph na nakita naman ni JV. Kahit na siya ay napupuno na rin ng katanungan kung nasaan na ang kaibigan niyang si Alexandra, pagkaalis ng sasakyan ni Joseph ay agad niyang inakyat ang bakod at pilit na binuksan ang pinto ng bahay. Sumigaw-sigaw si JV sa loob habang tinatawag ang pangalan ni Alexandra. Amoy kulob na ang buong bahay at halos hindi na nalilinis. Tiningnan niya ang bawat kwarto ngunit wala dito ang babae. Tiningnan niya ang banyo na nasa kwarto ng mag-asawa at doon niya nakita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng babae. Nakabusal ito at nakatali ang paa habang lapnos naman ang kaliwang braso nito. Iyak ito ng iyak nang makita niya. Agad na inalis ni JV si Alexandra sa loob ng bahay at tumawag ng pulis at ambulansya. Kagad naman dumating ang mga ito, kaya naman inaresto si Joseph ng mga pulis dahil sa kanyang ginawang masama. Habang si Alexandra naman ay patuloy na nagpapagamot, hindi lamang ng kanyang mga sugat na sinapit sa pagmamaltrato ng kanyang mister, kundi pati na rin sa sakit ng kanyang puso na dulot ng mga ginawa ng taong lubos pa naman niyang minamahal. At yan nga ang nakakalungkot at kalunos-lunos na sinapit ng kawawang babae na si Alexandra. Nawa ay mag-iwan sa atin ng aral ang kwento na ito. Walang naidudulot na maganda ang selos. Dapat kung mahal natin ang isang tao ay matuto tayong pagtiwalaan siya. At higit sa lahat, kailanmay hindi natin sila dapat saktan. Kaya naman ang dahil sa pagseselos at kawalan ng tiwala, nakagawa si Joseph ng masama. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito, mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page
just search for JanDTV. Siyempre, bago matapos ng video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Sa pagkakataong ito ay magbabasa tayo ng 10 pinakamagandang comments sa nakalipas nating mga videos. Shoutout kay Reggie Sakyafen, amazing story that your heart beat, have emotions and make smile. Shoutout kay Jaira 01 Selmo, wow, so great story, I love it, thanks for sharing this story, God bless. Shoutout kay Angie Amboni, thank you so much sa story, ang ganda talaga, waiting for your next story and more power. Shoutout kay Ronnie Bitoy, ganda ng ending Lord, sobrang dami kong napulot na aral sa stories na to, sana may season 3 pa. Pa-shoutout na din ako Lord sa next video mo, God bless you Lord. Shoutout din kay Boy Paredes, maraming salamat Sir John, maganda ang ending, wait ko new story mo, God bless. Shoutout din sa iyo Micaela Celestine D, next story idol, sana yung next story parang kalugtong lang din ng story ito. Shoutout kay Jim Card Gigante, yee, sana all, kahit lalaki ako, sobrang kinikilig din ako. Gayun din sa iyo Steph Ray Ebit, salamat sa story, kapupulutan ng aral para sa mga taong judgmental at nakikialam sa buhay ng may buhay, God bless. Shoutout din kay Mercy Estoque, salamat boss, pa-shoutout, ang ganda ng story, sana may season 3 and God bless. Shoutout din kay Natere Tuta, wow, an amazing story, thank you so much for sharing us, very good story, more power and God bless, stay safe. Shoutout din kay Angelo Gaurano, nakakatouch ang story, ang sweet, wag tayong titingin sa panlabas na kanyuan, ang mahalaga yung kabutihan ng ugali. Maraming salamat po at may napupulot kayong mga aral sa ating mga videos. Shoutout din kay Ronald Degada, Lord, sana si Sabrina naman yung may love story, thanks Lord, watching from Iloilo. Movie Marathon, salamat Lord sa shoutout at nice ending, I love it. Shoutout kay Mary Fe Ilustrisimo, inaabangan ko talagang ending, salamat Lord, ang ganda po talaga ng story, marami ako natututo ng aral, pa-shoutout po pala sa susunod nyo na video, salamat po and God bless. Shoutout din kay Lito de Guzman, natapos din idol, akala ko magkapatid sila sa tatay, hindi pala. Shoutout kay Lizel Soto Jimenez, wow, kakakilig, thank you, wait ko next story mo. Shoutout din kay Marlon Tabok-Tabok, late ako ng 20 minutes idol, pa-shoutout uli sa mahal kong si Ian J. Legarde, thanks Lodi, God bless. Shoutout kay John Estaris, gayon din kay Mayel Princess. Shoutout din kay Wilma Hayona, kay Juvie Siasico, Russell Lacanaria, Blackbird Pirates, Advin Kula Hari, Vincent Billones, Angela Elaine Layug, DJ Oreo, Harold Destacamento, Inuyensha de Guzman, Ariel Salas, John Edward Hontalba, shoutout sa iyo Lods. Shoutout din kay Gerald Parane, at kay Mafe Mediano. Shoutout din kay Richie Ampatin at LJ Adra. Gayun din kay Ian Matthew Torres at kay Eliza De Gracia. Mobile Legends, Lico Ladrillono at Sean Aquino. Shoutout din kay Esperanza Masbate at Marivy Kabakan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Para sa mga parikoy natin na hindi na shoutout dyan, mag-comment lamang sa ating pinakalatest na videos. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is JanDTV, signing out.